Hello guys, share ko lang sa inyo. So meron tayo ditong repair na cooling pan. Ang model nito ay UFO01. Yun ang kanyang brand. So yung cooling pan, so pagtatanggal nito guys, natanggal ko na siya. Turo ko lang sa inyo. Sisikwatin nyo lang guys yung dito sa tabi. Yan. Natatanggal naman yan. Natanggal ko na siya. Ayan. Medyo nagkakaroon lang siya ng damage sa tagiliran pag tinanggal nyo kasi ito yung mga lock nya. Hindi, wala kasi siyang marking sa tagiliran kung saan yung lock. Ayan. So ang problema nito guys ay shorted. Bali yung nire-repair nating board, yun ay nasira. Nasira yung kanyang output para sa fan. So ngayon, alamin natin bakit siya nasira. Okay? So tingnan natin kung bakit nasira. Shorted kasi siya. Okay, testery natin siya. Ayan. Ito yung ating cooling pan na nire-repair. Ayan. Tanggal ko na rin siya. So, pakita ko lang sa inyo. So, lagay natin siya sa buzzer sound. Okay. Dahil shorted at bumigay yung kanyang fuse dun sa motherboard. So, alamin natin kung bakit shorted. So, may red dito, may ilaw dito. Papansin nyo, may red wire. Ayan. Dito natin ito. So, ilapit lang natin para makita nyo, guys. Ayan. So, may red wire dito. Ayan. Siyempre, matic. May nakasign naman dito. P, F, tapos plus, tapos minus. So, dahil pumutok yung fuse sa motherboard, tingnan natin dito kung bakit pumutok. Kasi pag sinasalpak natin ito, shorted. Testerin natin. So, ayan guys, shorted siya. Nagbabasa sa sound. So, yun, may connectivity yung positive at negative. Tingnan nga natin. Shorted kasi siya eh. So, subukan natin tanggalin itong LED. Itong LED light. Subukan kong tanggalin yung isang kulay pula para malaman natin kung saan ang shorted, kung sa pan or sa LED. Okay, ayan, tanggalan natin. So buzzer sound ulit tayo. Ayan, nagpabuzzer. Testerin natin itong LED. Ito munang ano pala dito sa ating sa pan. Ito yung pan eh. Cooling pan. Ayan guys. So wala na yung shorted oh. Ayan. Tingnan natin yung LED. Baka dito yung shorted. Ayan. So shorted nga yung ating LED. Sa LED ang ating shorted. So dito yung shorted. Dito hindi. Okay. So, napuno ang storage natin sa kabila. So, ang gagawin natin dito para matest natin itong okay itong kanyang pan. Itong cooler pan. So, try natin supplyan siya ng 12 volts. Ayan. So, ito na, nakaready na yung pan supply ko. Okay. Ito yung positive. Tapos, saan ang negative? Ito yung ating negative. Ayan, positive, negative. So, 12 volts siya. So, lagay natin sa positive. Then, idikit natin sa negative. Okay? Ito siya. Ayan, kumain siya ng ampere doon. 24. Paramdaman natin. Ayan, umiikot siya guys. Ayan, nagbabibrate. Okay. Solve na yung issue. So, gumagana. Shorted yung ating light. So, ngayon, dito punta tayo sa light. Alamin naman natin kung paano natin siya malalaman kung alin yung sira. Yeah, so, easy lang yan. Natanggalin ko na yung hinang sa kabila. Yan. Para alamin natin kung anong sira niya. Paiinitin natin siya. Pero kalimitan, LED lang to. Pero subukan natin.
Magaling ko rin ito. So, ayan. Tanggal natin. Check na natin yung connection nito. Baka hindi connected. Ko lang, buzzer sound. Wala, connected. Sumunod, connected. Wala, connected, okay. Okay pa ang wiring natin. So, focus tayo dito ngayon sa LED lights. Taba ko lang. Para makita nyo. History natin. Buzzer sound tayo. So, pakinggan nyo na lang guys. Magbabuzzer naman yan. Ayan. Dahil dito yan. Dito. Okay. Shorted. Dito. Windy. Capacitor lang. Okay. Windy. Windy. Dito. O hindi, dito. So, hindi siya shorted dito. Itong ports na to, shorted siya. Tingnan natin yung MOSFET niya. Yung MOSFET. Yan, okay. Okay, short. Hindi ko alam kung ground itong kabila nito. So, wala tayong data sheet. Pakainin natin ang amperahe. Subukan natin. Kung alin yung iinit. Yan. So, dahil shorted, maganda-gandang repair yan, guys. Lagyan natin ang alcohol. 12 volt supply, okay? Ay, natanggal. Tanggal pala yung negative natin. Sorry. Nakapula na tayo ngayon. Okay. Mabaka ko yung amperahe. Baka pumutok agad. Okay, ayan ang umiinit. Ayan guys, check nyo. Kita nyo. Eh, sorry. Ayan o. Makain siya ng ampere. Pating ka sa microscope. Oops. Pating ko lang sa microscope para makita ko ng maayos. Supply tayo. Supply natin ang ito. Taasan natin ang volt ng ating ampere. Ma, babe? Hindi, may nakabukas yung camera doon. Okay lang yan. Saan yan? Sa microscope. Sa kaliwa? Hindi, sa kaliwa. Sa baba. Kita kang video pa ano? Ay, hindi yan. Wala yan. Hindi ko magana. Hindi yan nakarecord? Dito lang sa cellphone. Okay? Taasan natin ang ampere.
natin kung ano yung init. So, ayan ako pala na lang sa ano. Ito guys, para makita nyo. Ayan, nilagay natin sa monitor. Okay. Nilagay natin ang ayan. So, kita nyo. Para makita nyo rin ang aking ginagawa. Okay? Light. Nakikita ka na rin doon sa monitor. Okay lang. It's okay. Nakikita ang ibabang. Okay. Tingnan natin. Alin ang iinit? Ako ba ang iinit o ito? Okay. Okay. Ayan, nakita ko guys. So, iniinit ang ating capacitor, ang shorted. Ayan o. Oh. Ayan guys. Kita nyo. Ayan. Shorted yung ating capacitor. So, repair na lang natin. Palitan ko ng capacitor. Okay. So, yung repair natin, cooling pan plus desktop. Yan, dalawa yan. Nasira yung board dahil dito sa cooling pan na UFO brand. Okay. Okay, tanggalin natin yan. Shorted capacitor. So, yun yung kumakain ng laking amperahe. Ano, pag-ano natin para success. So, singil natin 3,000. Joke lang. Okay. So, ang customer natin ay from Pasig. Okay. Tanggalin natin to. Ay, lang medyo. Alis muna natin itong ating ano. Cooling pan. Pwede tamang ano. Kita nyo ba sa camera? Kita naman. Okay. Test rin natin. Lagay lang natin dito. Isang side. Okay. Wala nakalagay kung ilang microfarad to, pero test natin for sure. 100% ay capacitor ang sira. Okay. Buzzer sound. Ayan guys. Test rin natin. Ayan, shorted. So, check natin yung ano, kung may shorted pa. Ayan, wala na yung shorted niya. Sa positive, negative ng ating ilaw. Okay? So, palitan natin siya. Hanap lang tayo ng... Ay, sorry. Hanap tayo ng board. Hanap tayo ng sinlaki. Ayan, hindi natin alam kung ilang microfarad to. Walang nakalagay. Hanap tayo ng sinlaki. Okay, may nakita na ako. 12 volts yun. Malapit tayo sa 12 volts. Try natin. Dito, sa kabila. Ito guys. 12 volts. Kaya na lang ako dito ng 12 volts. Okay. So, wait lang. Na tayo sa board.
Okay. Dan okay. Lagay natin sa ating pot. Papalitan. So, ano magawa natin? Rin natin ito position. Ito ng flux. Para maganda. Ayan. Okay. Checkin natin. Buzzer saan ulit tayo guys. So, buzzer. Ayan. Checkin natin kung shorted pa rin. Ayan. Okay na guys. Hindi na shorted. Wow. Okay na. So, pailawin natin ngayon siya guys. Siyempre, kailangan natin siyang pailawin para sure natin na gumagana. Okay. Supply natin siya ng so, 12 volts ito guys. 12 volts. Ayan. Kita ko sa inyo. Okay, ilaw. Yan guys, kita nyo. Iilaw na siya. Ay, sorry, natanggal na naman. So, ayan. So, yung nire-repair natin. So, alis ka nga dyan, microscope. Yan. So, look guys. Sana ba? Bunot ba? Ayan. Parang ayaw na umilaw. Umilaw kanina eh. Ay, umiinit. Sarahin niyo itong ano. Check natin kung nag-shorted agad. Parang sarahin niyo kanya. Okay, hindi pa naman shorted. Ito kabila. Okay, pa nag-cool down. Okay na natin sa microscope. Oh, umiinit. Oh, umiinit siya.
So, sira din guys yung ating transistor IC. Yun lang yung masaklap. So, kailangan ko pa siyang kailangan natin siyang palitan. So, tingnan ko lang kung anong number. So, ayan guys. Tuloy lang natin. Yan, ano ko lang. Bali, na-chat ko na yung may-ari. Wala talaga mabili. Ano? Sira din kasi yung IC niya. Ito. Nag-overheat siya. Yun yung capacitor na paltang ko. Milaw lang siya saglit din. Nawala na agad. So, yung problema. May problema pa siya. Either itong IC na to. Hindi ko naman ito matetesting. Kasi, ano siya. 4 pin. Pero may problema kasi itong IC na to. Ito. Ayan. So, ang customer, wala tayong mabili ng IC. Pero, at least, na-fix natin yung problema nitong kanyang cooler. Ito, na-fix natin, gumagana siya guys. Itong cooler na to. So, inaantay ko na lang ng approval ng customer natin na babalik ko na siya without light. Kasi wala tayong mabili ng light na ganito. Wala akong mabili ng light na ganito. Saka yung IC. Saka, yun. Basta mga ganito, wala akong mahanap eh. Hindi ko alam kung saan hahanapin. Sinerge ko na yung model number ng board. IC number, wala siya eh. Diba, sa walang brand yung ating cooler na pinapagawa. Hindi siya masyado kilala. So, ayan. Pakita ko sa inyo. Working naman ito eh. Ayan. Para makita nyo rin na gumagana siya. So, pag sinuplayan natin siya. At saka dun sa positive. So, ayan. Makapapansin nyo. Sinuplayan natin yan. Dapat kakain siya ng ampere. Hanggang 5 ampere itong aking DC power supply. Pag shorted yan, papalo yan hanggang 5 ampere. Ngayon, pag hindi yan shorted at working lang, papalo lang yan para base sa ampere na kailangan ng pan. Okay? Yan. So, na-plug ko na siya. Napansin nyo hanggang 0.25 ampere lang siya, milliampere. So, ayan, umiikot siya guys. Wala lang siyang ilaw. Pero working siya. Babibrate siya. Hindi siya ganun kalakas. Kasi sa ano ito eh, liquid cooler ito eh. Ayan. Pero kung mararamdaman nyo guys, magbabibrate siya. Ayan. Ayan. Okay na siya, fix na yung issue sa pan. Then, yung motherboard niya, hindi na niya masisira. Dahil dun sa shorted ng kanyang light, sa kanyang LED light. So, ayan. I'm sabi ng customer, so bali nag-chat siya sa atin, ang sabi niya, hindi na daw niya lang palalagay, hindi na daw yung LED ID, itong kanyang LED. So kahit hindi na raw ito, ang mahalagay kumagana ang kanyang cooling pan. Ayan. Yan ang sabi niya, yung chat sa atin eh. Okay na yan, walang LED, sir. Ayun, sabi niya. Okay na yung walang LED, sir. Yan ang sabi ng ating customer. So, ayan. My job is already done. Ayan. At least napagana natin. So, working na yan. Sasara ko na lang siya. At i-shift na natin pabalik sa ating customer. So, ito. Hindi ko na ito babalik. So, wala na ito eh. Pampasikip lang. So, balik ko na lang siya. Balik natin ito mga ano natin. Ina-upload natin yung video para makita ni customer na working siya. So, nalagay na natin naman. Isilipin ko lang para hindi nagdikit. Oh, sure. See, working na siya eh.
ka lang sa microscope. So ayan, okay na siya. Testerin natin, buffer sound, buzzer sound. Okay, buzzer. Okay. So hindi siya shorted. Ayan, okay. And okay na siya. Bukan na din natin ang isa pang testing. Positive, negative. Kung gagana yung kanyang ampere. Look. Okay, positive, negative. Ayan. Okay siya. 0.25 mA. Okay na siya. So, it'll be working. So, my job is already done. Teka lang natin ito. Tanggal ba ito? May lock lang siya guys dito sa kabilaan. Dito sa kabila. Tapos ito. Lalak. Ayan. So, hanggang dito na lang aking video. So, salamat sa inyong panonood. I hope kahit pa paano makatulong sa inyo paano mag-repair ng cooling pan. Ayan. So, hanggang sa muli. Bye-bye.